بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sa mapagpalang gabi na ito, tayo muli ay nagtipon-tipon. At ang isang taong nagsasaliksik ng kaalaman, lagi siyang matyaga at masipag. Wala siyang pinipiling oras, panahon. Basta bakante siya, may pagkakataon siya ay nag-aaral. At alhamdulillah, ang reward o yung gatimpala ng tao nagsasaliksik ng kaalaman, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariq, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Sino man anya ang tahakin niya yung pagsasaliksik ng kaalaman, papagaanin, no, papadaliin ni Allah ang pagpasok niya sa paraiso. So yung reward na nakukuha natin, alhamdulillah, ito ay tanda ng kabutihan. Yung pagsusumikap natin sa pagsasaliksik ng kaalaman, kahit konti yung bilang natin, madami yung bilang natin, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, tayo ay nag-aaral para kay Allah. Ang mahalaga, matanggal yung kamangmangan sa ating sarili, makapulot tayo ng kaalaman na kung saan mapapakinabangan natin ito, kung paano natin sasambahin si Allah, at maibahagi din natin sa iba ang kaalaman. So yung tatalakayin natin ngayon, ito yung surat tafsir ng Suratul Alaq. Suratul Asar. Tafsir ng Suratul Asar. Pagbibigay linaw o pagpapaliwanag sa Suratul Asar. Una, ang sinasabi sa banal na Quran, wal asar. Wal asar. Sumumpa si Allah sa asar. Ang sabi ng mga ulama, yung asar na tinutukoy rito para sa kaalaman natin, yung Arabic, hindi lamang yung Salatul Asar, yung oras ng Salatul Asar, no? Pero yung tinutukoy rito na asar, yung panahon ng buhay, yung buhay ng tao, yung panahon mismo, no? Yung panahon. So sumumpa si Allah sa panahon. At yung pagsumpa sa panahon, ito ay sa mga bagay-bagay, halimbawa yung tayong mga Muslim, hindi tayo pwedeng sumumpa sa bato, hindi tayo pwedeng sumumpa sa araw, sumumpa sa buwan, no? Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang maaring sumumpa sa kanyang mga nilika. Tayo, kapag tayo susumpa, kanino tayo susumpa? Sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paliwanag? So ang sabi ni Allah, wal asar. Sumpa man na sumumpa si Allah sa panahon, innal insana lafi khusur. Innal insana lafi khusur. Tunay na yung tao ay nasa kalugian. Ang sabi ng mga ulama, meron ditong tatlong pagpapatibay o pagpapatunay na yung tao ay nasa kalugian. Una, yung wawul kasama tinatawag, yung pagsabi ng wa. Yung waw, di ba sabi natin, wallahi. Na wallahi. So yung pagsabi ng wa, ito ay kabilang sa mga wawul kasama na tinatawag, yung waw na pagsumpa. So si Allah sumumpa siya, sinigurado niya na yung tao ay nasa kalugian. Inna, pangalawa yung inna. Ang ibig sabihin ng inna sa Tagalog ay katotohanan o tunay. Maliwanag? Kaya sabi, wal asar, sumpaman sa panahon. Tunay na yung tao ay nasa kalugian. Yung lam, la fi khusur, la. Yung lam dito, isa rin ito sa mga pagpapatunay. Yung pagsisigurado sa isang bagay na mangyayari talaga. So tatlong bagay, tatlong kataga, tatlong harf sa banal na Quran sa talata na ito na yung tao ay nasa kalugian. No? Talo na ng isang tao. Innal insana lafi khusr. Una, waw, yung waw, tapos yung inna, tapos yung lam. Yung tatlong letra na ito, nagpapatunay na yung tao ay nasa kalugian. Lugi siya sa lahat ng bagay. Ang buong pagkatao niya, lugi siya. Yan ang original ng tao. Tapos, kaya buong yung kabuuan ng tao is nalugi siya. Ang tao na tinutukoy rito, Muslim at hindi Muslim sa talata na ito. Maliwanag? Hindi lamang kufar. Hindi. Yung mga tao nagasabi na sila ay Muslim at marami ito. Muslim sila. Pero hindi naman sila Muslim talaga. Yung Muslim lamang sa pangalan. Muslim lamang sa mga ninuno. Ngunit hindi sinasabuhay ang Islam. So papasok sa talata na ito na sila ay nalugi. Ang sabi ni Allah, innal insana lafi khusr. Tunay na yung tao ay nasa kalugian. Yung fi na tinutukoy rito, yung zarf, kasi sa Arabic,
may isang talata sa may isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ni'matan, may dalawang biyaya, ni'matani magbunun fihima, fihima kathiru minan nas. Ginamit uling word na fi. Ibig sabihin, yung kabuuan ng tao ay nalugi. May dalawang biyaya na nasa atin. Nasa akin, nasa inyo, nasa iyo. Yung dalawang biyaya na ito, nalugi ang karamihan sa mga tao. Natalo sila. Kung baga nalugi. Nang hinayang sila sa dalawang biyaya na ito, kasi dumaan sa kanila, may hindi nila napakinabangan. Ano ito? As-siha, yung kalusugan. Siha wal farag, yung bakanting oras. Nung malusog ang pangatawan, hindi pumunta ng Makka para mag-hajj. Ayan. Nung malusog yung pangatawan, hindi pumunta ng masjid para magsala. Kaya yung nangyayari, magsasala na, nahirapan na magruku, nahirapan na magsujud. Ngayon, kapag pupunta ng Makka, hindi niya sinamantala yung kalusugan niya. Pag pupunta ng Makka, naka-wheelchair na. Di, dapat habang malusog ka, sambahin natin si Allah. No? Gamitin natin sa pagsamba kay Allah. Wag mong haantayin yung may kapansanan ka na. Wala namang problema ron. Alhamdulillah, nabigyan ka ng pagkakataon makapagtawba kahit may kapansanan na, kahit may sakit na. Tawfik pa rin yan kay Allah kasi kahit na ganyan yung kalagayan mo, kahit nagkaroon ka ng sakit, nagbalik loob ka kay Allah. Ngunit, nagsisisi yung tao. Ayun yung sabi sa hadith. Nagsisisi siya kasi hindi niya nagamit yung kalusugan niya. Ano yung una? Yung kalusugan. Pangalawa, yung bakanting oras. Sa atin, maraming tayo bakanting oras. Ang iba, bakanting oras. Anong ginagawa ng iba sa bakanting oras? Panonood ng teleserye. Tapos, ha? ML. ML pa rin si brother. Ang tagal ng issue yan, ha? Oo, nakakalungkot isipin. May mga tao, tumanda dito sa Saudi Arabia, natuto mag-ML. Tapos meron pang isa, yung PUBG, Call of Duty. Sinaing oras doon. Kaya nagsisi sila. Wallahi, nagsisi sila. Yung mga ganyan tao. Yung bakanting oras, imbis nag-i-google, katulad ng ginagawa natin, attend ng mga dars, attend ng mga muhadara, di ba? Hindi pa tayo mag-isisi. Ah, alhamdulillah, oh, proud pa yung mga ganun tao. Alhamdulillah, dati yung wala akong trabaho, ang ginawa ko, na nag-aral ako, nakinig ako. Naalala ko dati, si Ahmad Abir, kwento niya sa akin, rahimahullah, nung daaya siya rito sa ano, Badia, ako dito kakamali, basta isa, sa Saudi Arabia, yung mga video na ginagawa niya, siya lang nag-i-edit niyan eh. Siya lang nag-i-edit niyan. Tapos, nagtaka ako, akala ko may tag-i-edit siya. Hindi, siya lang pala. Ang kwento niyan, kapag sila nasa Islamic Center, ang trabaho niya, habang walang ginagawa, sinasamantala niya yung oras sa pag-aaral ng pag-edit ng video. Hanggat siya natuto siya. So ngayon, yung natuto siya sa paggamit sa pag-edit ng video, napakinabangan. Gumagawa siya ng video. At ako, pag may mga pinapasyahada ako, tatanungin ko bakit mo gusto mag-Muslim. Alhamdulillah, yung kapatid natin, sabi niya, dumaan sa akin kasi yung video ni ano ni Ahmad Dabir. Marami, wallah. No, kaya tayo, yung bakanting oras natin, samantalayin natin sa may pakinabang. Pakinabang sa mundo at pakinabang sa kabilang buhay. Huwag yung puro panonood ng teleserye. Tapos kapag nag-iisa nanonood, umiiyak pa. Imbis na umiyak sa pagbabasa ng Quran, sa dhikir. Hindi sa Quran. Hindi. Umiyak sa teleserye. Oo, umiyak mo. Kumbaga, naiintindihan niya talaga yung palabas eh. Pero yung kapag magbasa ng Quran. Naiyak dahil hindi naiintindihan. Diba? Kaya, maraming tao nagsisi sa dalawang biyaya na ito. So yung fee, na word na fee sa yung dharf, ay tumutukoy sa na yung tao talaga, yung kabuuan ng tao. Lahat tayo, ako, ikaw, nalugi. Illa, eto na, maliban. At tandaan natin, sa Quran, kapag sinabi yung paano ba ibang kataga sa ano, yung word na, yung maliban? Bukod. Yung mga taong nabubukod, yung nabubukod tangi, yung mga binubukod, pag ginamit sila sa Quran, ha, yung istithna, yung mga binubukod sa Quran, ibig sabihin, kaunti lang sila. Binubukod tangi. No? Kaunti lang sila. So, ang kabuuan, ang lahat ng tao pala, ay nasa kalugian. Lahat. Maliban, no? Sa mga kakaunti na ito, yung mga bukod, tangi na tao. So, kaunti lang sila. Ilan sila, nabanggit sa banal na Quran. At sa banal na Quran, tandaan nyo palagi, hindi pinuri ni Allah yung marami. Sabi sa banal na Quran,
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Kahit i-google mo ang sarili mo sa pagdadakwa, ang buong panahon, sa pag-iikayat ng tama, sa pagtutuwid, ang karamihan sa kanila ay hindi maniniwala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Ang sabi ni Allah, ang karamihan sa kanila ay hindi maniniwala kay Allah. Karamihan sa mga tao. At ngayon, sa panahon natin, ano yung mas marami? Kufar o mga Muslim? Kufar. At ano yung mas marami? Yung mga sumusunod sa Islam o yung pangalan lamang na Muslim? Pangalan lang yung Muslim. Salatul Fajr. Kasala ka sa masjid. Ilan? Ilan yung nagsasala? Isa lang, dalawa. Allahu Akbar. Kaya malinaw yung talata sa banal na Quran. Illa. So ang kabuuan ng tao, yung mga tao, sila ay nasa lug. Nasa kalugian. Maliban na lamang sa una amanu. Meron ditong apat na issue eh. Una amanu. Naniniwala kay Allah. Naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung iman, ibig sabihin yung iman dito na tinutukoy is yung iman kailangan paniniwala sa puso, iqrarun bil qalb. Yung nasa puso mo, tapos sasambitin ng dila mo at isa sa buhay ng iyong katawan. Okay? Kaya nga yung iman, kapag sinabi mo naniwala kay Allah, kailangan pinaniniwalaan mo. Kasi kapag salita lamang, parang munafik yan. Yung mga hipokrito. Sabi ng aman na billah, naniniwala kami kay Allah. Pero hindi naman talaga sa puso nila, hindi naman sila naniniwala. So, katangian ng mga munafik yun, hipokrito. Yung salita lamang naniniwala. Kaya yung mga taong hindi nalugi, una, naniwala sila kay Allah. May kasunod. Wa'amilu salihat. Ito na. Para sa akin ito, para sa iyo. Ibig sabihin sa tao ito, nag-iisa. Sa sarili niya. Kailangan niyang maniwala at gumawa ng mabuting gawa. Maraming talata sa banal na Quran, laging nagsasama yung paniniwala at pagkasabuhay. Kasi kung tunay kang naniniwala, dapat isabuhay mo. Kung tunay kang Muslim, dapat nagsasala ka. Tama ba yung nagsasabi ng Muslim pero hindi nagsasala? Hindi. Hindi yun. Mali yun. Sapagkat sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Ang pagitan nating mga sumasampalataya at silang mga hindi sumasampalataya, ang salah. Faman tarakaha faqad kafar. Sino man ang iwan niya ang pagdarasal, siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Ang tanong, si Iblis ba naniniwala kay Allah? Hindi. Ha? Naniniwala. Naniniwala pala siya, pero bakit siya isinumpa ni Allah? Bakit siya sa impyernong apoy maninirahan habang buhay? Nagmataas siya at hindi sumunod. Ibig sabihin talaga, eto ah, eto yung point natin. Kapag ikaw ay naniniwala, dapat kang sumunod. Dapat mong isabuhay. Dahil walang saysay ang sasabihin mo ako ay Muslim at hindi mo naman isinasabuhay ang mga kautusan ni Allah. Maliwanag? Si Iblis, kinausap siya ni Allah. Sabi niya, O Allah, ana khayrun min. Direct siyang kinausap ni Allah. Qal, sabi ni Allah, bakit hindi ka nagsujud? Lima khalaqtu biyadi. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Bakit, ano yung nagpigil sa'yo kung bakit hindi ka nagsujud? Direct siyang kinausap ni Allah. At naniniwala siya, sabi niya, Allah, Qala Rabbi, o aking Panginoon. Ang Panginoon niya sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi, anzirni ila yawmi yub'athun. Ila yawmi yub'athun. Ipagpaliban mo Allah ang pagtapon sa akin sa ano, sa impyerno. Hayaan mo muna akong iligaw yung mga tao. Sumpa niya ito eh. So yung sino yung Panginoon niya? Si Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw. Naniniwala siya kay Allah. Pero hindi siya sumusunod. Yun lang. Dahil sa hindi niya pagsunod kay Allah, napunta siya saan? Sa impyerno. So ganyan din tayo mga kapatid. Ako, ikaw. Kapag naniniwala tayo kay Allah at hindi naman natin isinasabuhay ang kanyang mga kautusan, hindi natin nilalayuan ang kanyang mga pinagbabawal, tayo rin ay mapupunta sa impyerno ng apoy. Di ba? Maliwanag ba yun? Pangatlo, ang sabi. Una, yung mga taong hindi naligaw, hindi malulugi, naniwala kay Allah, gumawa ng kabutihan. Pangatlo, wa'amilu salihat. Watawasaw bilhaq. No? Ilal ladina amanu wa amilus salat wa tawasaw bil haq. Yung mga taong hindi malulugi, naniwala kay Allah, gumawa ng mabuti. Pangatlo, wa tawasaw bil haq. Para sa iba naman ito, pagkatapos mo naniwala kay Allah, pagkatapos mong gumawa ng mabuti, dapat kang magpayo sa iba ng katotohanan.
Ibig sabihin, kung ano yung tama, watawasaw bilhaq, ipayo mo. Ibahagi mo sa iba. Kaya ito ay payo sa akin sarili at sa mga kapatirang Muslim na maghanap tayo ng mabuting kaibigan. Yung tutulong sa iyo para payuhan ka ng tama. Pag nanghihina ka, palalakasin ka niya. Kapag may problema ka, nandiyan siya para damayan ka, patatagin ka. Hindi yung kaibigan mo na tutulungan ka para gumawa ng haram. Sasamahan ka, aakitin ka gumawa ng haram. No, kaya para hindi magsala, para sa makamunduang bagay, huwag ganun. Pumili tayo ng kaibigan na kabilang sa talata na ito. Watawasaw bilhaq, yung tatlo, nagpapayuan sa katotohanan. Una yung katotohanan, ang dapat natin ipayo yung Quran at yung sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pang-apat, watawasaw bisabar. Ito na. Dapat tayo magpayuan sa pagtitiis. No, dahil ang buhay sa mundo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba ng tao anya na nilikha namin sila na hindi namin sila susubukan? So ibig sabihin dito sa mundo puro pagsubok. Ano yung dahilan bakit tayo sinusubukan ni Allah? Wa hum la yuftanun. Wala kad fatanna alladhina min qablihim. Tunay na sinubukan namin yung mga tao na una sa atin. Yung mga nauna sa atin. Yung mga nagdaan na henerasyon, mga lumipas na. Sinubukan sila ni Allah. Ano yung resulta? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Nakilala ni Allah yung mga taong tapat, yung mga taong totoo. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. At nakilala rin ni Allah kung sino sa kanila yung mga sinungaling. Nagsasabi sila, آمَنَّا بِاللَّهِ. Naniniwala kami kay Allah. Nung dumating yung pagsubok, dito nalaman ni Allah kung sino yung totoo at hindi. So ngayon, paano tayo titibay sa ating pananampalataya? Paano tayo titibay sa mga pagsubok na magpapayo sa atin? Wala sa hindi natin hindi tayo titibay maliban na lamang kung mayroon tayong mga kaibigan na magpapayo sa atin at magpapatibay sa atin. Kaya ang payo sa akin sarili at sa inyo ay maghanap tayo ng mabubuting kaibigan na tutulungan tayo na payuhan sa bagay na ikakalakas ng ating pananampalataya, yung bagay na kung saan ikakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, papayuhan tayo sa pagtitiis at pagtitimpi. At yung pagtitimpi, may mga uri ito. Ano yung mga uri ng pagtitimpi, mga kapatid? Pagtitiis sa pagsunod. Ha? Pagtitiis sa mga pinag-utos. Yung pagtitiis sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiis sa pinagbawal. Sa mga pinagbawal. Ibig sabihin, magtitiis ka kahit malamig yung Salatul Fajr. No? Malamig yung panahon. Pupunta ka para na masjid, magigising ka. Pangalawa, sa kasalanan. Kahit na mahal mo yung halimbawa, yung alak, mahal mo yung sugal, pero iniwan mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking reward na makukuha mo dyan. Pangatlo, bro, isa? Pagtitiis sa mga kinadhana. Last yun. Pagsubok. Pagtitiis sa... Pagsubok. Ano yung pangatlo? Sa mga? Kinadhana po ng Allah. Sa mga pagsubok, mga tinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Lahat-lahat yan. Pati yung sa musiba, yung mga problema rin. Pagtitiis sa mga problema, namatayan ka, naputulang ka ng kamay, kailangan mong magtiis dyan. At sa mga lahat na itinakdaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sino yung magpapayo sa'yo ng mga bagay na yan? Yung mga umiinom walang alak? Yung mga nagsusugal? Yung mga adik? O yung mga... Ano pa bro? May ilig manood ng teleserye? Sila ba magpapayo sa'yo? Tapos yung ipapayo sa'yo kung ano yung napanood sa TV. Di ba? Baka ganun. Ganito kasi napanood ko, ipapayo sa'yo. Ang hanapin mo yung kaibigan na magpapalakas ng iyong pananampalataya, yung may kaalaman sa Islam. Yung mga tulad natin dito, nag-aaral tayo, nagbabahagian ng katotohanan, ito yung hinahanap ng isang sumasampalataya. So hanggang dito na lamang, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.